Hey guys, konnichiwa. So for today's video, magluluto si Jen ng sisig. Tinawag niya tong sisig Kapampangan. So si Jen, mahilig talaga siya nitong magluto. Isa to sa mga specialty niya. Then itong tenga ng baboy na to, galing to kay Rochelle dun sa Chiba. Dito yung mga ganyang parts ng baboy ang hirap hanapin. Kaya buti na lang si Rochelle, nagtatrabaho siya sa babuyan. Kahit to paano ka nakakakain pa kami ng iba't ibang parts ng baboy. Then sa kabilang banda naman, andun si Myla kasi nagluluto siya ng pansit canton. Namiss niya yung pansit canton kaya nagluto siya. Pinakuluan na ni Jen yung baboy kasama na yung tenga. And nakapaghiwa na rin siya ng sili, bawang at sibuyas. Then eto na after 30 minutes na pakulo ng tenga, kinuha niya na sa tubig at sinala niya na. And ito ipiprito niya na dito. Takot na takot siya. Ako natakot din kasi ang lakas ng talsik ng mga mantika. Wala na ako. Ala! Patayin mo! Pinahirapan siya ng tenga. Ayan na yung pangalawa. Pinalagay niya doon. Nakakatakot magprito ang bakla. So ayun, naka 1 point na siya ng tenga. Pinalamig niya na muna after niya mapalamig ng konti. Hiniwa-hiwa niya na yung tenga ng baboy. Maliliit lang yung pagkahiwa-hiwa niya. Tapos ito na yung pangalawa. Medyo crunchy yung pangalawa kasi natutong siya. Pagkatapos nun, tumulong na ako sa kanya para mabilis. Medyo matagal tong gawin lalo na sa paghihiwa kasi nga kailangan talaga maliliit yung pagkakahiwa. Then after 30 minutes naming naghiwa-hiwa, ito na, napino na namin yung tenga ng baboy at may halo rin tong taba at laman para dumami siya. And ito, niready niya na lahat ng ingredients. Bali, igigisa niya to sa butter. After malagay yung butter, yan, tinunaw niya yung butter. Then, nilagay niya yung garlic. Ginisa niya lang saglit sa butter yung garlic. Then, after nun, nilagay niya na yung kanyang onion. Then, after niyan, hinalo-halo niya lang ulit. Yung natural lang siya na nagigisa ka. Tapos, nilagay niya na yung kanyang sili. Yung sili, green at red yung nilagay niya. Then, nung naluto na yung bawang, sili at sibuyas, nilagay niya na yung main ingredients na tenga ng baboy. And ayan, hinalo-halo niya na. Nagdikit-dikit yung tenga ng baboy kasi nalamigan na siya ng kaunti. Then after nilagay niya na tong mayonnaise, halos inubos niya na rin kasi kakaunti na lang din siya. So ayan, pinipit-pit pa niya para masimot talaga. And after maubos ng mayonnaise dun sa lagayan, hinalo niya na ulit yung kanyang sisig. So dahil walang kalamansi dito at napakahirap hanapin, and buti na lang merong lemon na natitira pang isa dun sa rep. And ito na nga yung nilagay niya, hindi niya sinama yung buto, sinala niya dun sa may chance. So ayan, hinalo-halo niya na ulit yung kanyang sisig. And pinakalas na yung magic sarap na nilagay niya. So ayan, luto na yan. So yeah guys, hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa panonood, ingat po kayong lahat. God bless. Bye-bye.